Hi, I'm Alan, and welcome to Dinato Drawing Podcast Episode 21. So, from Lumad Tribe to Bukidnon into the Metaverse. So today, sobrang exciting na naman ang topic natin dahil sobrang nakaka-inspire yung stories ng ating mga guest. Nakakatuwa rin dahil sino ba mag-aakala na posible pala na kahit saan man lupalop ng mundo, pag sinikap mong i-pursue yung gusto mo, makikilala at makikilala ka rin ng buong mundo. So, ang ating mga guest ay mula pa sa Valencia City dito sa Bukidnon. So, yung isang guest natin ay isang musical, visual, cultural artist mula pa sa Lumad Tribe. And isa rin na siya na gumagawa ng mga native instruments, weaponry, and handicrafts mula sa kanilang kultura. Yung isa naman ay matalik na kaibigan ng ating guest na isang musician din, and talagang siya yung tumulong upang matutunan nila kung paano i-showcase yung kanilang art and paano ba matutunan yung NFTs. So, yung tandem nila talagang nakakatuwa kasi from the very start, makikita mo na talaga kung gaano sila ka-solid, na talagang paano sila magsuportahan, paano sila maghilaan pataas, and makikita mo there's no competition sa kanilang pagsasamahan. And ito nga eh, ang magandang naidulot ng NFTs malalaman natin mamaya dahil hindi lang sa Bukidnon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo makikita yung kanilang obra at sining, na doon mo makikita kung ano nga ba yung tradisyon ng Lumad Tribe, and makikita mo kung paano nila nape-preserve and na bibigyang halaga ang kanilang kultura. So, without further ado, all the way from Valencia City of Bukidnon, please all welcome Ely Macaso and Reno Ramirez. Yon! GM! GM! Sobrang karangalan talaga mag-guest yung dalawang to kasi dun pa lang sa pag-post pa lang ni Verlin dun sa video na nagulat ako, may mga Lumad artist nasa Bukidnon, mga Bisaya na may nag-NFT na rin. Talagang nabilib ako doon. Sobrang na-proud ako doon sa moment na 'yon. And nakakatuwa. Ayan, bago tayo mag-start siguro, pakilala muna kayo, Ely and Reno, sa ating listeners. Yan. Okay, ako po magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng mga Bisaya diyan na nakikinig. Mayong adlaw sa inyong tanan. Ano po? Lumad. Lumad. Maya dadalaman ta inyo alan-alan. Sa Lumad yun, sir. Okay, ako po pala si Ely Macaso from Valencia City, Bukidnon. Ako po yung, kasi dito sa amin, pitong tribo, ako po yung, kami po yung tinatawag na tribong Bukidnon. So, ang lahat ng mga ginagawa ko, sir, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa aming kultura. Nais kong ipapreserva at nais ko talagang in-embrace para mapatuloy ang sinimulan namin ni Reno para makatulong din kami sa ibang artist dito sa Valencia. Ano po? Reno? Pwede ka mag-Bisaya? Oh, pwede. Basta i-translate na lang pag anong maghihirapan. Reno, bahala na. Pwede naman. Okay, so ito. Reno Ramirez from Valencia City, Bukidnon. Partnership ni Ely Macaso. Ako yung nag-handle ng social media ni Ely. Sa Twitter lang, Twitter niya. Para mas ma-share ko yung mga artworks niya. And yun, tandem na kami kasi classmate kami since first year high school hanggang fourth year. Classmate kami. So, parang gun at kinuha kami. Tandem talaga. Favorite cartoon, anime din namin yun. Kaya pala. Oh.
And ano, yun yung tribo ni Ely is Bukidnon. Okay, Bukidnon tribe. May pitong tribe kasi yung Bukidnon. And yun, nag-start kasi ako sa Axie. Kasi may mga friend ako nag-Axie. So doon ako na, doon na-introduce yung NFT sa akin. Tapos yung nag-hide yung sa arts. First time na nag-pop up sa mind si Ely. Kasi yun, since high school, kumbaga parang pitensya ko na yan sa drawing. So bali, nagda-drawing kayong dalawa dati, no? Yun. Nagda-drawing na kayo. Yan. Grade 6 kasi, nag-summer ako for charcoal painting. Tapos yung ano. Pero marunong niya ako mag-drawing, mag-sketch ng charcoal. Tapos nung high school namin, dun, nakilala ko si Ely. So ang ganda ng ginagawa niya. Pero yung ano kasi yung time, sabang paper na niya dyan drawing. Kaya nung nag-hype yung ano, about NFT art, yun yung nag-pop up ko, what if, yun, dadamayin ko ni Ely. Ayun, so bago tayo mapunta sa NFTs yan, sa Web3, ang alam ko lang sa Bukidnon kasi dati is ano eh, parang sila yung sikat sa pinya, ganyan. And yun lang yung parang talagang detalye na alam ko sa Bukidnon eh, na hindi ko alam yung mga tribo, na nagulat ako nung sinerch ko yung Bukidnon, may 7 tribo pala. Tapos, ano ba yun? Andito yung mga pangalan nun eh, ng tribo. Ano yun, sir? Mga Talaandig? Igaunon, Umayamnon, Matigsalog, Bukidnon. Manobo, Tigwahanon, yun. Tigwahanon, isa. So, yung kada tribo ba nun, parang magkakaiba ng kultura or tradition din? Or meron sila ang... Meron talaga silang iba't ibang klase na pamumuhay, sir. Kasi yung Matigsalog is nakatira sa mababang area sa Bukidnon. Yung Talaandig na naninirahan naman sa mga kabundukan. Meron silang specific na area kung saan sila nakatira. At meron din silang mga iba't ibang color na ibrit tribes. Meron sila talagang inaangkin na iba't ibang kasuotan. Iba't ibang pamumuhay. Pero nag-iisang layunin lang. Parang nagtutulungan sila sa isang kuan. Isang misyon na napanatili ang mga kultura. So, pero ano siya? Sige. Adap ko lang. Pero kung i-dig up mo ang yung history ng tribe, yung original tribe ng Bukidnon, actually is may apat lang eh. Kumbaga, sila dati. Ano, ang Talaandig, and then Manubo, tapos ang nakastay dyan, nandun din yung mga Maranao. Maranao. At yung apat yun eh, dalawang Muslim, tapos dalawang tribo. Yan lang yung original from Bukidnon. Kasi pag itatrace up mo yung history ng Mindanao eh, from Cagayan de Oro City o Taguluan, papuntang Bukidnon. So parang ganun. And then, may time nung panahon ni President Marcos, may isang tao, I forgot the name. Siya yung ano eh, dinagdagan niya yung mga tribo. So naging, kaya naging 7. Ah. Seven tribes yun. Sobrang taas na expectation. Pero nag-share ko lang yung ano. Pero totoo ba yung Manobo dati talaga sila yung parang matitinding mandirigma dati? Tama ba yung ano? O mali ako na may ganun silang... Manubo kasi dito sa amin, sir, nag-mix na yung Muslim. So, mayroon kasi mga Muslim na half sa kanila Manubo. So, yun talaga ang tinatawag dito. Sila ang nagpuputita sa Mindanao. Ah, okay. So may ganung part talaga ng ano ng part sa Manobo din na sila din yung Yes, sir. Meron kasi part dito sa Mindanao na Manubo sila pero ang kanilang meron silang half na dugo na Muslim. So parang halo-halo na rin dun sa ano no. Oh, yes, sir.
Kaya nga, isa din sa, no, sinisilibrate or parang, parang ganun, feast pack dito sa Bukidnon, doon sa Mount Kitanglet. Lugar ng, ano, Talanding. Kasi doon sila nag, ano eh, na peace pack yung nag-limit Malanaw, Talaandig, Malubo. Every year yun. Yun ba yung kwento nyo sa akin, yung kada March na ano, yung celebration? Iba din yun. Iba din yun, sir. Ano yun? Maraming celebration. Festival yun. Festival lang yun, sir. Sa festival ulit? Kaamulan. Kaamulan, ah. Kaamulan. Festival. Yung kaamulan kasi, sir, ang meaning kasi niyan, pag gagather ng lahat ng tribe sa Bukidnon. Kasi doon sa Malaybalay kasi, sir, mayroon kasi isang place doon na pag March na one-month activity, mayroon silang taga isang-isang tulugan, parang mayroon silang mga bahay doon na 7 na bahay na doon sila sumisilong pag sa time ng ano activity na yan. So, 7 tribes. So, di doon sila nag-gather. Bali, yung sa Bukidnon, yung main languages niya is Bisaya. Bisaya, no? Yung, ano sir, dito sa Bukidnon sa Bisaya, pero yung mga Lumad, sir, pure talagang mga salita. Mga pure talaga, sir. Galing ah. Pero ang main language dito sa Bisaya. Pag sa, ano ba, yung sa Lumad, talagang may nagtuturo din ng dialect nila dyan sa, ano, sa area. Dito sa Valencia, sa focus na ako sa Valencia kasi taga dito kami, sir. Yan ang aming pinagpapait namin, sir, na marinig sa aming kuan ng mga taga city or taga mga pamahalaan na mayroon talagang paralan para sa mga Lumad na matuturo ng lingwahe para hindi mawala. So, kami ni Reno, sir, ang aming mission is para lang ma-preserve, ma-protektahan lang ang aming kultura. Pero kuan kami dyan, sir, naghanap kami ng paraan ni Reno kung paano namin ma-connect ang aming art sa Lumad into the pagtuturo ng salita. So, ano, sir, in short, parang wala pang program mismo sa NGO para magturo ng ano, Bukidnon na language para sa mga Lumad. Pero based siguro sa tribo nila or family na, may ano naman siguro, parang magtuturo na sila sa pamilya lang. Not totally. Kasi isa din yan sa challenge ngayon kasi dahil sa Western culture, dahil sa technology, yung sa agriculture na eh, nagpo-problemahan na ngayon mga farmer kasi yung mga anak ayaw na. Iba na yung gusto nila. Same iba din sa ano, sa ibang ano. Pero kaya nga, yun sa pamilya ni na Eli, isa sa pinagusto nila na mangyari ngayon, na sana may program or supportahan sila ng gobyerno na at least may kuro yung lingwahe nila. Kasi nawawala na eh. City na kasi dito sa amin, sir, na lungsod na. So, marami ng mga buildings. So, yung mga Lumad parang natatago na sa... Even nga yung Bisaya, yung lingwahe ng Bisaya medyo nawawala na din eh. How much more yung sa Lumad. Yung mga new generation na ngayon eh. Hindi nila alam ano yung Bisaya ng ano eh. Onion tapos garlic. Iba na yung ano nila. Okay, yung onion lang alam niya tapos garlic. Baka puro TikTok na alam nila. parang ang hirap pagka hindi nila nalaman yung history nila, kung saan sila galing, o kaya ano yung mga tradisyon dati, sayang eh kung di mapapasa. Ano ba yung ano yung tradisyon ng Lumad na yung pwede niyong ikwento na parang hindi alam din ng tao na iba? Yung kwan, sir, kasi dito sa amin, sir, every first full moon ng December, sir,
nag-gather ang mga Lumad sa tabi ng ilog, tinatawag namin Pulangi, yan ang pinakalonggest river dito sa Mindanao, sa Pulangi. So every first full moon sa Disyembre, nag-gather kami lahat doon sa tabi ng ilog para mag-celebrate, not to worship, not to magsabi ng iba. Kasi nabibrainwash kasi ang iba, sir, eh. Kasi yung mga Lumad, yung mga katutubo daw, kahit saan-saan daw kuno nag-pray, kahit mga bato, pinipray. Sabi ko, pero sa totoo lang, sir, nag-gather lang, nag-celebrate lang kami para sa mga nakukuha naming mga pagkain. Mga pagkain, mga hiyas, mga kailangan namin sa ilog. Yun lang ang talaga ang mission namin. Magpasalamat. Kung anong tawag po? Gathering na yan? Ang gathering na yun, sir, panalawahig at pamuhat dito sa amin. Pamuhat tsaka panalala... Ano? Panalala... Panalawahig. Panalawahig. Parang ano siya eh. Diba? Parang nagbibigay... Respeto ka din sa kasalanan. Pasasalamat, ganun. Salamat, tapos may mga sayaw, may mga tutugin, yun, doon makikita yung mga sayaw ng mga Lumad. Parang napasalamat talaga sila, sir. Kasi then sa Pulangi before, sir, wala pang transportation, wala pang mga sakyan dito sa Bukidnon. Diyan kami nag... Diyan talaga ang kuha namin sa Pulang mga transportation. Nasasakay lang kami ng mga, ano, mga kawayan, tinatawag namin mga gapit, mga bani, so mga product from, mga produkto galing sa itaas, pinababa nila, gamit lang yung mga sasakyan pang ilog. So maraming isda. So yun, na napatuloy namin ang pag-celebrate at hindi namin yan nawawala hanggang ngayon. Yun yung maganda, ano, parang tinutuloy niyo yung tradisyon kasi ano yung... Yun talagang art ko, sir. Yun talagang art ko. Yun talagang pinapakita ko sa akin yung mga art na gusto kong i-share sa iba. So, gusto kong makita na ano talaga ang panalawag dito sa akin, anong pamuhat, ano ang usual yung ginagawa nila, ano ang mga dances nila. Yun ang art ko, sir. Yun talaga ang pinapait ko sa inipin namin ni Reno para po ma-share sa iba. Ang nakita ko nga yung kay yung shiner ni Verlin na episode ng Binhi. Parehas kayong tumutugtog nung ano yung tawag sa tinutugtog mo, Sir Reno, yung parang drum. Tambol. Parehas kayong tumutugtog ni Eli na tambol din. And then si Eli yung gumawa ng tambol din. Ako yung gumagawa ng mga drums. Mga drum instrument. Yung talaga gumagawa din siya. Kaya nga yun. Marami kong looking forward sana may magbigay ng grant out. Oo. Sana ibigay sa amin kasi marami kami ng gamit. Kulang kami ng gamit. Parang ano, marinig na. Baka naman tesos, no? Pakaram po. Pero ano ba? Hindi pa. Yung damit na suot nyo, parang ikaw din yata gumawa, no? Ni... Ayun, sir. Yung sinuot kong answer, ginagawa ko. Kasi... Dito kasi sa hindi ka pwedeng gumagawa lang ng basta-basta na mga traditional uniform kasi mayroon talagang tinatawag sa amin na i-court martial ka, tinatawag namin niyang isasala ka. Tapos baka mayroon kang matatanggap na mga ano, mga parusa. Dito kasi sa amin kasi sir, kuwan lang, pambihira lang talaga ang gumagawa ng mga uniform, mga kasuotan. Design. So, bali ko, ang lula ko before, siya talaga ang gumagawa ng mga kasuotan, magdi-design. So, nakuha ko yung mga technique niya, nakuha ko yung mga design niya. Kung ano talaga ang, kung ano talaga ang kultura namin. So, yun lang, ginagawa ko ng pattern, ginagawa ko sa tulong ng aking mga kaalaman ng mga design. So, yun, ang ginagawa ko sa kuha naman na... In short, hindi basta-basta o hindi pwede na basta ka lang gumawa ng design na patatawagin mong sa Bukidnon tribe ito. Kasi i-check yan ng mga ano, yung mga dato eh. Mga leaders. Yung mga heads nila. Kumbaga. Sa province, before yun i-consider yung uniform, i-check yung yan kung tama ba yung design, legit ba na, for Bukidnon ba na design yung gano'n. In short, pag si Ely na yung mag-design, goods na diretso eh. Wala na problema.
So ano talaga, no, may respeto pa rin sa mga dato talaga na dapat makita mo na nila yung gawa, no? Para kasi hindi rin mabago yung kultura, yung tradisyon, para hindi mawalan yung respeto dun sa art talaga. Oo. Ang galing nun. Kasi parang pinapangalagaan mo pa rin yung tradisyon tsaka yung kultura dun eh, sa part na yun eh. Kaya natabi mo kay Ely. Actually, ginagawa mo na ito for the past years. Ang kakaibahan lang nito is sa ginagawa natin is i-introduce natin through internet. Kumbaga yun lang yung ginagawa. And then yung problema, at first, parang medyo ano siya, isitan siya kasi yun, hindi siya ganong ano sa gadget eh. Madalas na ako na kuwansan gumagamit ng mga ganito. Gadget. Hindi ako maginig sa... Hindi ako maliba. May... Sabi ko, tuturuan ko daw. 1 million times na rin. Kasi... Kasi sir, mayroon akong area sir na mayroon akong area sa bundok na talagang wala talagang signal sir. Nakakawala ng gana. Meron ka namang internet, pero wala talaga yung signal, sir. So, ayun, parang, si Reno lang, Dix mo lang, Reno, ikaw nilang bahala sa mga kwan kasi antagal ko pa dito, isang semana pa ako dito, 1 week pa ako dito, hindi na akin maupin ang aking mga kwan, kasi walang signal. So, yun, sir. Buti na lang, nandiyon si Tito Joe pwede. Kasi Tito, at least, pagdating sa arts, ano, parang ang ganda naman ng impact eh. First time nga niyang gumawa ng digital arts. Yun yung dato series niya. Yun, kinolekta yun lahat ni Sir Henry. Walang Sir Henry. Shout out kay Sir Henry. Eh, salamat. Kasi first time ko yung nagumagawa, naghahanap ko talaga ako ng paraan. Ano ko talaga ang art ko? Ano talaga ang gusto ko ipakita? So, talagang bumalik ako ng high school na idea. Ayun na lang ang design ko, yung pinapractice ko. Yun ang talaga. Hindi na ako mabago. So, yun, ginagawa ko. Yun na design. Kasi yung ibang mga artist kasi dito, ano, parang ano sila yun. Parang, if ever online, parang ganon. Para sa kanila is parang... So, nagsiselfie sila. Kumbaga, ang daming magagaling. So, parang wala kaming chance na mapansin. Ganun, parang, ganun yung nasa ano, mga pag-iisip nila eh. Buti na lang kay Ely. Sabi ko kay Ely, ang edge mo dito is yung art mo. Hindi mo pa na-post. In short, wala ko yung nakita ng art mo. Maliban sa akin, tapos yung mga paspin natin. So, yun. Yung mga drawing niya, yung first, yung genesis niya, drawing niya yun, yung high school kami. High school pa yun dyan? Ay, yung dato series, no? Yung dato series. Oo, sa pencil pa ngayon, band paper. Band paper, pencil challenge pa yun. Doon, what if itry mo digital? Pero andin ako, sir, na-shock ako kasi parang 2 weeks lang. Sabi niya agad yung apps na bibigyan niya. Ako nga, magto 2 months na. Hindi ko pa ano. So doon, pagdating niya mag ano sa... Yeah, sa arts. Eto si Ely. Yun yung ano niya. Galing. And ano lang, additional ko lang. Wala raw ko siya. Bali, sa ano siya? Sa cellphone lang siya nag... Ano nun? Oh, cellphone. Tapos sila yung screen. Yung sila yung screen, sir. Mayroong full screen na hindi talaga matatouch. Sira pa yung screen. Mayroong portion, sir, na hindi talaga matatouch. Eh, nandito pa ngayon, sir. Ah, bali, parang may ano siya. May part na hindi pwede, hindi talaga gumagana. Hindi talaga gumagana, sir. Hanggang ngayon, sir, nandito pa sa aking bag. Dinadala ko siya. Yun. Kaya sobra. Laki pa salamat namin sa aswang trial. Grabe yun. Salamat. Yun. Laking tulong kay Ely. Pwede natin pag-usapan yan mamaya. Aswang trial. Galing ng ano yan. Shoutout na lang.
Di, pero balik muna tayo sa traditional mo, no, bago tayo sa traditional. Line natin. Nakita ko din sa ano, gumagawa ka ng mga weaponry, mga tribal weaponry. Oo, yes sir. Yun, high school pa ko noon, sir. Hmm. Sama ko sa Reno. Kasi ang mga kaibigan namin, parang mga gangster lahat. Gusto sila ng mga weapon. Hmm. Gusto sila ng mga, mayroon talagang karga, may mga armas, yun talaga. So ako sir, marunong man ako mag-design. So marunong akong gumagawa. So gumagawa ko ng iba't ibang klase mga ano, mga kutsili, mga weaponry, mga iba't iba talaga. May design. Hmm. Design talaga. So yun lang. Isang design, makapira kami ng 50, 100. May pambalo na kami. Hmm. So yun, pinapatuloy ko, nakagawa kami ng mga 50 pieces na mga ganyan. Hanggang ngayon sir, napatuloy ko. Hmm. At hindi lang maliit, hindi malaki na yung human size na talaga ang haba ng mga ginagawa mga weapon. Kasi gusto ko talagang ma-preserve, kasi ang dito sa doon sa aming lugar wala nang nakakita ng mga original na mga tribal weapon. So isa yan sa aking mga advocacy na gusto kong gumawa ng aming mga sinaunang kagamitan ng mga weapon. So kasi wala pang mga budget. Yan ang aming mga sikat ng project namin ni Reno. Kasi naghihintay lang kami ng mga budget, pero talagang gawin namin yan sir. Para ma-exhibit namin yung talagang original na mga design. Ayun yun. Ang aming maganda. Ang maganda dyan, pagka nagawa niyo yun, pwede niyong ipakita na yung digitized version ng NFT. Para kunwari, ito yung design ng sibat or yung pana. Yun, pwede niyong gawing NFT yung ano, parang picture. Lagay niyo yung storya nung pana. Ang ganda nun, kasi makikita yun ng lahat eh. Hindi lang yun, aga dito. Eh. Yun din sir, yung kasama din yan sa aking mga art na ginawa sir, yung sa mga sibindato, yun, mayroong mga pana, mayroong yung mga tuan. Kasama din, pero wala, hindi pa na ID na pwede palang gumagawa ng ano lang, focus lang sa mga gamitan. Salamat. Gawin namin yan. Yung maganda. Pero gusto kong gumawa ng kwansan. Gusto kong gumawa talaga ng physical para mahawakan nila, para masugatan din sila. Para talaga makita nila no, kung talagang saan ginagamit, maka ano ba talaga. Oo, oh, yan sir. Gusto kong talaga physical para marami tayong ma-display. So, hindi lang sa painting, pwede rin sa ganyan. Baka naman meron sa kami, mga ano. Sa mga gallery. Baka naman, di ba? Dito, okay lang, no? Makita niyo yung mga traditional weapon talaga na legit, talagang galing talaga sa Lumad tribe talagang. Kasi iba din yun, yung pagkakita mo eh, na personal eh. Kasi yes, makita sir. Mo talaga, yung baka, history. Baka, makahanap kami ni Reno ng mga sponsor dyan. Yan, baka na. Gawa ko na sila ito. Para makapunta kayo dito sa amin sa nakita nyo na. Di, pero yun. Yan talaga ang mga mission namin. Dati talaga parang mostly traditional lang yung ginagawa nyo na art nun. Wala pa yes, ano nun. Kung ano talaga. Ano talaga makikita namin sa daan? Kasi si Reno sir, elementary pa kami. Anong makikita namin sa daan? Ginagawa namin ng design. So makikita kami ng mga liston dyan, ng mga sapatos na dyan, na hindi na ginagamit. Ginagawa namin ng accessories. Ayos ah. Binta na, okay na. Makapira na ako si Reno. Ako ang tig-design siya, ang tig-binta. Talagang tandem talaga. Tandem kami sa Reno. Hindi ako masyadong mag-silstock sir. Magaling ko si Reno sir. So ako gumagawa ng mga design, siya nang bahala sa pagbinta. So yun, nakakapira na kami. Yun lang sir. Maganda talaga tandem yun eh. Tapos yun nga, ito parang nung nalaman ni Reno dahil sa Axie, yung NFT, dun na parang naisip niya si Ely na what if ilagay niya ng digital yung mga art niya, yun, makita ng ano, as NFT. Ayun na yun, parang nangyari. Ang tagal din siya. Kasi nung time na ano, tinuntahan ko siya, para na rin do, nasa punto na siya ng ano eh, hiatus eh. Parang ano na, yung mga painting niya, nagdadala sa tabi, yung iba, kinuha na ng mga kakilala niya. Kasi yun, parang, sa tingin ko,
parang umabot na siya sa punto niya na ano eh, parang wala, kumbaga walang exit sa mga obra niya. So yung ganun. Kaya nga nung time na sa NFT, yung nakita niya na yung may bumili, nakita ko agad sa kanya. Sabi ko nga sa kanya na ano, kahit ako yung nag-handle ng ano mo, ng wallet mo, makikita mo yung ano, footprint, yung details na benta, bumili, nakita mo lahat. Kaya din, shout out to Tito Jupit eh. Sabi niya, gagawa daw ako ng contract. Ayun na. Ayun na pala eh. Pero yun, normal din yun niya ano eh. Na reaction ni Tito Jupit kasi hindi naman niya ako kilala. And then, main goal naman din ng Web3 is direct talaga sa artist. Wala na yung middleman. So, pero, thank God, at least, as the time goes by, na ipakita na namin kang Tito Jupit na totoo yung ginagawa ng this. Paano kayo nagkita ni Tito Jupit nun, nung ano? Ay, parang paano nyo siya nakilala nun? Ano, sir? Kasi nung nag-high, pag January 21, yung first 21. NFT art fair. IRT. Siya, yung first NFT art fair, si Tito Jupit yung parang nag-spearhead nun. Nag-message ako agad sa kanya sa Facebook. Sabi ko nga, sir, paano po ba mag-ano, mag-join or ano? Simple yung reply niya eh. Punta ka ng Makati. Pinapunta agad. Parang ganun doon. Sabi ko, sobrang lato. Wala na kami pera pagpunta doon. Pero doon, at least, na nakilala ko siya. And then, yung time na may sa near protocol, may parang webinar sila. Tapos isa sa speaker si Berlin. So doon ko nakilala si Berlin. Follow ko sa kanya. Lahat ng explanation niya doon, nanonood ako. Then dumating din sa time na may mission siya sa Mindanao, sa Marawi. Kaya nung nalaman ko na nandun siya, pinuntahan ko agad. Grabe. Ayos yun ah. Pero nag-message ako kami na Jope. Ito, punta ako doon kang Bernie. Siya, yun, puntahan mo yun. Maraming may tulong yun sa'yo. Yun. Pero yung nag-tumulong sa amin to start, step by step, nag-mentoring, ito Jope talaga. Tapos inanti ako sa crypto RPH. Nagka-problema pa nga ako eh kasi gusto niya yung artist mismo. Yung problema si Ely. Wala siya sa contract eh. Yun. At first, ginawa ko yung account niya. Nagpa-asip ako na si Ely. Ginawa namin yan. Para lang at least may explore ko yung anong nandun. First time ko sa Discord. Pero doon na-feel ko yung kultura ng mga artist sa Pilipino na tutulungan. Yung parang first time mo na on board, tapos ang daming nag-share, nag-appreciate ng ginagawa mo. So it inspires me a lot. Kaya nga, pero kahit member na ako doon sa Pitark page, palagi mo sinasabihan si Ely na need na gumawa ka na kasi direct na talaga sa'yo. Tapos what if i-interviewin na ako. Paano yun? Parang ganito. Parang ganito. Okay, so, yun. Sinabi, in-explain ko kasi ko Jopet, hindi ito si Ely, si Reno ito. So, yun. Salamat ako kasi ko Jopet talaga. So, yung parang gusto. Pero nakita ko yung parang tweet nun dati. Ikaw siguro din nag-tweet nun yung sabi mo nga nagmagahayatos na dapat si Ely. Tapos parang yun yung umpisa niya mag-mint ng ano eh, NFT. Nagulat ako, sabi ko, oh may artist na ano, si ano ata nag-share nun, si Tito Jobs tsaka si Verlin. Sabi ko, so ulit to ah, parang first time ko makakita ng Lumad artist na talagang gusto pa sa NFT. Tapos sabi ko, nakatuwa. Kasi ang daming physical painting ni Ely.
Yung iba na nga, nandun na sa mga estudyante. Nasa estudyante na. Na. ang siguro ang katira sa kanya is parang ano na lang, a painting sa lang. Painting. Natira. Pero almost 50 yung nagawa niya. Dami. Wala din. Yung iba, ginawa niya. Bubong. Takip. Takip sa bubong, sa mga dingding. Parang ganun lang, sir. Kasi, wala talaga dito sa amin kung painting lang inasahan mo dito, sir. Yung arts lang talagang inasahan mo dito sa aming lugar. Talagang hindi makakatulong sa isang artist dito lang sa aming lugar. Mm-hmm. So, bali po, ang lahat na ginagawa kong mga arts, parang walang silbi dito sa amin. Pansin. Mm-hmm. So, kahit anong ginagawa mo niya, ang ganda-ganda na. Parang, mayroong mag-appreciate out of 100, mayroong lang dalawa. Oh, okay na yan. Parang ganyan lang. Tapos, ganun. Ano ba? So, yun, parang, na umabot ako sa punto sa na, well, hindi na lang, tapos na to. Hindi na ako parang ano, kasi wala talagang ano sa reason. So yun, si Reno, pumunta sa aming bahay, try mo to, ang ganda na, baka dito na, dito ka na ano. So, first time ko mag-drawing sa cellphone, sir, ito pa talaga ang cellphone na nagagamit ko, sir. Ayun pa yun, oh, grabe, tingin ulit, yan. Ito yun, sir. Hindi ito na break. Ito lang talaga. May video doon sa Twitter niya. Ito lang talaga yung gamit ko pang drawing, sir. So, 12 drawings. Talagang ginagawa ko talaga. Gusto ko ipakita ka rin doon na hindi talaga nawawala sa akin ng design mo. Daliri lang talaga ginagamit ko, sir. Pag zoom in, zoom out, meron pang portion dito na hindi talaga matatouch. So, ang hirap talaga mag-drawing, pero ginagawa ko talaga ng paraan. Mabigay ko lang sa kanya yung binitwa niya. Talagang gusto kong pakita sa niya, hindi na nawawala ang talent ko. Gusto kong pakita sa niya na nandiyan pa, kulang na lang pag tulong na lang ba? So, yun, pakita ni Reno nga pwede pa. Tapos hindi pa ako masyadong gumagamit ng mga digital kasi hindi talaga ako marunong mag-gumamit ng Photoshop. Ngayon lang ako nagagamit nitong tablet na to. Kahit sa Facebook, sir. Kahit sa Facebook, madalas ako post na twice a year. Sa Facebook, ano lang. Share. Parang wala. Hindi ako sponsor eh. Mga ganitong mga gawain, sir. So, salamat ka talaga ka rin, no? Kasi parang nakita ko rin na pwede pala, ako ba? Pwede parang mayroon palang papuntahan itong ginagawa ko. Parang sa tingin ko ngayon, sir, yung ginagawa ko before, practice lang yun. So, ito na ang final. Parang ganito, ito na ba? Ito na ang final. So, yung mga naranasan kong hirap, naranasan kong anong mga design ko, parang practice lang yun. Tapos, ngayon na ang final. Ngayon na. Parang, ito na ang tamang panahon para magamit ko yun. So, yun. Naman. Inintak ko yung lahat mga design ko, yung mga na, natapon ko na ng painting, kinuha ko balik, tapos pinagandahan ko na. Yun, sir, yung mga archery ko na, mga weapon na nararush na, mayroon na mga taya-taya na dyan. Inalinis ko na para ma-design, na pwede pala. Baka darating ang araw, makapunta ka sa aming bahay, so makita mo na yun. Gusto ko talaga. Ito pala. Diba? Yun, sir. Yun ang mga pinto namin dito. So, sa tulong ng NFT, sir, para nagbigyan ako ng pag-asa na ipapatuloy. So, hindi lang sa aking mga ginagawa, sa aking buhay, kundi sir, para rin ma-preserve ako kung ano talaga ang aming kultura. At hindi ko to ginagawa para lang sa amin ni Reno, para makilala lang kami, para makakita lang kami. Ginagawa namin to para makatulong din sa aming kultura, sa ibang artist din, makita nila, si Reno at si Ely, ang lakas na ng buwan, sali na kami, marami na sumasali ka rin sa amin, sir. So, yung pundo namin ni Reno, bali yung pundo namin na nakukuha namin, so minsan kinukuha ko kasi meron akong mga personal na ginagamit. Pero ang iba noon, sir, tinutulong namin sa ibang artist. Ang ganda nun. Tinutulong namin sa ibang artist para din may apat na artist from Bukidnon na nag-NFT na din. Parang nakita ko yun si Rosales ba yung isa? Rosales ba? Oo, yung si Do. Parang nakita ko yun.
Paradox. Yun, ay, sir, yun. Paradox. Nakita ko din si Paradox. Yung mga, ano sir, mga likom namin, mga pira namin na likom, sir, tinutulong namin sa iba. Yun talaga ang mission natin. Gusto namin, hindi lang ako, kasi marami kasi yung artist dito sa Valencia, sa aming lugar. Hindi lang sa Valencia, kundi sa buong bukid doon. Gusto namin maangat din, makita din sa iba na, ah, ito pala talaga ang tunay na Bukidnon. Hindi lang tunay na Valencia, hindi lang tunay ang aking obra lang makita. Gusto lang makita ang totoo nga iba. So, salamat sa NFT. Salamat sa NFT. Di, pero so, ano nung natawag dito, di ba yung sa una nga yung parang na natatakot kayo na ilabas kasi nga kung titignan nyo yung sa iba, parang kinukumpara nyo yung gawa nila sa gawa ninyo. Pero doon ako may natutunan ako kay Tito Jobs noon na sinabi din sa amin eh. Na pag gagawa ka ng art mo yun eh. Parang hindi siya magagaya ng iba, hindi siya, kung ano yung talagang ikaw, yun yung gawin mo. Parang dapat yung kalaban mo lang, yung sarili mo, hindi yung iba. Kasi kanya-kanyang storya, kanya-kanyang standards, kanya-kanyang hilig yung gagawin mong art. So, yun din yung natutunan ko. Kaya, hindi na talaga ako na parang, kunwari, ang galing nung ibang artist eh. Parang nakatakot sumabay eh. Parang, sino ba ako? Parang gano'n, maisip mo, sino ba ako? May bilang ba ako? Pero kung tutuusin, yung art, wala naman yung, ano eh, parang, wala naman yung hinihiling sa kung saan eh. Parang hinihiling niya lang yung storya mo, kung paano mo gawin, kung paano talaga, sino talaga yung gumawa, parang sino ka ba dun sa art, parang ganun eh. Yun din yung natutunan ko kay Tito Jobs talaga na saludo ko dun sa mga artist. Kaya tuloy nyo yung ganun, yung parang, yung style nyo nga ni Ely, tsaka talaga, ano eh, talagang kakaiba eh. Kasi bihira yun eh, bihira yung gumawa ng ganung style, tapos yung story pa. Ayun ngayon, mapunta na tayo dun sa mga obra ni Ely na ginagawa is, para yung kultura nung mga Lumad, tsaka yung sa taga Bukidnon, nakikita ko eh. Yung parang yung isa, yung Bagani, yung parang, yung sa Dato series, yung may Hunsoy, yung may Pipa yun eh, tapos yung mga ano. Yung Pipa. Oo, nakita yung ko yun eh. Oh, Hunsoy tawag doon, di ba? Pagka ano yung Pipa. Oh, Hunsoy yun. Alam mo na yan, sir. Marunong ka naman, Bisaya, sir. Bisaya pa rin ang Hunsoy. Pero yun, nakita ko, ang galing, kasi parang bihira ka makakita ng mga tribal art na nagbibigay ng storya, yung kultura. Kasi bihira naman magbigay noon, kaya hindi talaga napapansin na usually. Pero yun, ayun yung magandang nagawa ng NFT kasi hindi lang dito sa Pilipinas nakita eh. Kasi parang nung talagang nagkaroon ng recognition, iba't ibang bansa na eh. Napunta sa NFT Asia, yan grabe, mga na-feature na talaga sa iba't ibang bansa. Na nakikita siya sa ano, buong mundo talaga na may representation ng Bukidnon. Talagang nakaka-proud talaga sa ganun. Kahit isipin mo kahit walang bumili, makita lang yung yun yung sabi ko sa kanya. Parang ma-recognize ganun, makita kayo na may ganyan palang kultura. Ano eh, maganda sa pakiramdam yung ganun eh, na yun yung magandang nagawa ng NFT eh. Ayun. Yun yung naging tulong ng NFT sa kanya. And yun, parang nagre-reflect na rin kung ano yung ginagawa niya sa totoong buhay niya. Kasi doon sa kanilang parang kasi may isang clan ng doon sa isang lugar eh. Pamilya nila lahat sa tabi ng ilog. Siya lang yung may guts na nagtuturo sa mga bata. Ituturuan niya paano gumawa ng mga tribal accessories, yung beach making, tapos if ever may street dancing, siya yung nagtuturo sa yao, tribal dance, tapos siya yung din yung nag-design, all for free. Kumbaga, first time ako nag-learn sa kultura nila, sa tribo, yung high school kami, kasi every time may kamulan, sila talaga yung pinapadala ng CD.
So, doon, since best friend kami, so, palagi akong sumasama. Nakasali na kaya. Nakasali ako. Tapos yung bro, tagahawak ng baboy. Kasi, one of the highlights doon sa final showdown is, ano, live na ihahanda ng warrior yung isang baboy, yung wild pig. Paano niya titirahin isang ano bangkaw yung tawag sa parang si Bat. Si Bat yun. Drive ka nun, minsan, yung ano naman. Pana naman. So talagang mayroon talaga yung ano yung habulang baboy talaga na ano kasama sa ano din. Oh, meron na din. In-explore nila na sa province. Then nakita nila yung impact na parang nag-enjoy lahat. So yun, ginawa nila din na sinama na rin nila sa activities. Pero at least, look back from the past, ang bigat talaga ng role ko, nagahawak ng baboy. Hawak ng baboy. Well, it's the same thing. Nandun ako nakatakay ng lot. Nandun yung sensor man, may tambol. Tapos yung roll ko, tagahawak na rin. Tagahawak na baboy. Tagahawak na. May nakita din ako nung para ikaw ata nag-organize nung parang art event, yung parang may tugtugan, may kantaan, may art exhibit. Si Reno ba nag... Yun, kasi organizer din ako. May grupo ako dito kung si Berlin may titik poetry. Sa Bukidnon, may SLTG. SLTG. Support Local Talents Group. So, lahat ng may talent, beatbox, rap battle, dancer, yun, tinutulungan ko, sinusuportahan ko for the last 16 years. Yun, personal. Personal ko yung advocacy. Kaya nga nung pagdating sa NFT, yun yung question sa mind ko eh. Tinulungan ko nga yung iba sa music, sa banda, sa sayaw. How much more ito yung kaibigan ko na Lumad. So, yun. And yun sa SLTJ, NGO yan, personal ko yan na money lahat eh. For the last 16 years, grabe. 6 months na sweldo ko, yun yung binibigay ko pag may contest yung mga dancer, wala silang pang pamasahe, yun binibigyan ko. Tapos yung mga exposure nila, magpa-event ako, tapos pinaperform ko sa kanila. Kaya nga, long time, ginawa ko yung in-invite ko si Berlin as one of the speaker, tapos ma-promote yung album niya. And in-explore ko lang din na what i-connect ko yung arts sa help of him. So yun, so may art exhibit yung kay Ely. Yung kay Ely yun lahat. So yun, first time yun. Ang ganda nga, nakita ko yun yung parang nag Twitter space pa yata galing siya sa inyo nun eh, si Berlin eh. Parang sabi ko, so... Grabe. Sabi ko, galing. Diyan pala siya sa Bukidnon. Diyan pala. Isa na sa speaker eh. Kaya say, gusto ko ma-inspire lahat nung along may talents dito. Kasi hindi talaga pinapansin before. Pero thank God, sa struggle namin, ngayon, may tumutulong naman din yung government ngayon. Dahil lang din sa mga struggle namin. Kaya ngayon, inimbitahan ko si Berlin para ma-share niya yung ano yung ginawa nila sa PIDIC. And then yun, inspire ko kasi yung challenge sa akin, paano ko ba i-connect yung artworks sa ginagawa kong underground, yung rap battle. So, buti naman, successful yung activity. First time yun na na-showcase yung artworks lahat ni Ely. Galing. Ayun, parang sa Bisaya pa dinalian. Kumbaga, walang curator doon. Parang nilagay lang namin, dinisplay lang na showcase lang eh. Yun lang yung nangyari. At least, sabi ko kay Ely, magkaroon tayo ng footprint
na may nagawa ka ng na showcase yung artworks mo sa physical world. Yung physical talaga. Kasi ngayon sa NFT pa lang. Ang galing, ang galing. Yung sa ano pala, yung sa rap battle nyo sa Reno, ano? Talagang Bisaya yung ano? Batuhan. Tagalog. Tagalog. Bisaya. Tagalog Bisaya. Ayos din yun. Kasi may taga Bukidnon na din na nakapintap eh. Tatlo na sila. Tatlo na sila. Grabe, ang galing. So, ano, dalawa pala, dalawa pala. Lumalaban na rin sila sa flip-top din. Grabe yun. Yun din yung isa sa goal namin. Sa work kasi. Na may mapunta talaga no, sa flip-top or mapansin talaga. Yung sa, ano pala, yung sa Lumad, may mga ano din siya, tribal songs din. Yung ginawa niyo, parang... Actually, tribal song si Ellie. Kapatid niya, madami, ano, kung, I don't know, kung tumating ano dyan sa Luzon yung sumikat na banda dito, Jason in Town, na, ano, reggae. Yun, kakilala niya ni Eli. Siya yung first na bumuo ng grupo dito nung una. Sa tribal. Tribal, listen. Tapos, sila na yung unang. Kumbaga, si Eli yung dahilan sa lahat dito eh. Ikaw pala may, ikaw pala may kakana eh. Yun, yun. So yun, isa yun sa ano, journey ni Ellie na pangyayari. Na din, na-invite ko din si Berlin. Laking pasalamat ko, Berlin. Kaya pumunta siya dito. Diba? Wala nga kami pambayad sa kanila. Pero yun, nag-tour naman kami dito. Pero ano talaga, supportive yun sila Berlin din talaga. Talagang support. Yeah. Yung support. Kita ko din yung support. Kasi inspire ako sa kanilang ginagawa niya sa arts. Kasi timing din, yung kaibigan ko, kasamahan ko sa rap, sa grupo ko, is ano din, from California yon. Eh ngayon, yung focus niya, it's more on the tribes na kumbaga. So the point na sinabi niya sa akin na ayoko na mag-rap kasi hindi naman natin yan kultura. Try to search or know about your roots. Yun yung challenge niya sa akin. Kaya ngayon siya, dito sa Bukidnon, isa din siya sa nagtatato. Katulad ni Wangpun. Na yung sa Lumad ka lang katato. Sa Bukidnon. May mga matok din pala dyan sa Bukidnon din. Yung ginawa niya, pinuntahan niya lahat ng mga dako, mga tribo sa Bukidnon. Gumawa siya ng documentary to learn about yung pagkatatabot nila. Ang galing. So, napoy niyo, siya na yung pagtatabot. Siya na yung mismo. Ayos ah. Oo, okay. I-feature pa nga siya sa mga ano yun. Parang ano yun, naisip ko din yung sa yung traditional dance, yung sa Lumad, yung ginagawa ni, yung tinuturo din ni Eli. Pwede rin siyang gawing ano eh, parang NFT na parang pakita niyo yung sayaw ng ano, Lumad Tribe, yung mga kanta, pwede niyo siyang gawing ano eh. So parang wala pang gumagawa halos ng yung imimint yung kunwari yung sayaw or yung yun. Next na project ni Ellie, tapos na lahat. Ay. For the 14 dance of Bukidnon, hindi pa lang namin. Ayun na yung abangan natin. Busy na. Walang update yung artworks ni Ellie. Kasi super busy. Kasi first time, nang dahil sa journey niya sa NFT, tapos i-share ko sa Facebook, napansin din siya ng mga artist dito sa Bukidnon. Kaya kabago-bago lang, na-connect kami sa kanila. Yun. And then, galing. Invited siya for a exhibit this month. Physical. So, yun. Galing. Tapos may tour. Yun, first time. Second time namin ano, na-experience yung ano, pagsig ng isang curator.
Congrats sa iyo, congrats talaga. Sobrang sobrang deserve niya yung ano yung ganyan. So iba-iba talaga. Tapos ito yung sa ano, ito na yung sa aswang. Ito yung nakatuwa din kasi yung aswang talagang isa sa ano yun eh, sa local NFT projects talagang pinaka idol namin talaga lahat kasi hindi lang siya yung parang maganda yung itsura ng art niya. Nagpo-promote siya ng kultura ng Pilipinas about sa mga aswang, mga Philippine mythology. Pati na rin talaga tumutulong talaga siya sa local artist dito talaga. Yan yung unang pinakita ko kay Eli. Mm, aswang. Yung ano, yung mga drawing, yung mga yung NFT ni aswang. Mm. Sabi ko sa kanya, oh, simple lang yung ano, simple lang yung artwork. Mm. Pero tingnan ko yung ano, kumbaga, yung volume, tapos yung ada, sobrang sikat nila. Mm. So, yun. Ang galing nun. Ang naging ano pa dun is yung kinuha si Ely as ano yun eh, parang sa aswang verse ba yun, parang aswang multiverse na gumawa siya ng pyesa patungkol sa aswang. Yun may mga manananggal, galing nun eh. Oh, yun. Kasi nakita ko yung, actually, si Tito Chopin yung nag-send ng link, yung artist spotlight ng aswang. So, yun, nag-try ako mag-message. Tapos, siguro, mga 3 months, walang reply. Walang reply dyan. Di namin expect nag-message na natanggap ka. Yun. Galing. Sabi ko kayo, tinawagan ko agad si Eli. Yun. Sobrang thankful sa atuang ginawa niya yung song. Baka naman, no, ma-interview natin. Yun lang yung di pero ano, sobrang sobrang galing, sobrang nakakatuwa talaga si Aswang kasi makikita mo sa kanya tumutulong talaga siya sa mga artist eh, lalo dito sa Asia, sa Pilipinas. Kagaya nung yung pyesa ni Ely, naging part siya sa ano, na showcase din siya sa Art Fair Philippines. Yung sa Art Fair Philippines, di ba? Grabe. Sabi ko pa kay Ely, may kumbaga sa Valencia, may nakakilala sa yon. Mm. So, Bukidnon, wala. Pero akalain po, nandahil sa Web3, nandahil sa Aswang, nakasali ka sa Art Fair PH. Dati yan yung Art Fair PH kasi parang every year yun talaga yung isa sa talagang highlight ng ano eh, ng mga art industry dito sa Pilipinas. Biloy mo, nakapasok. Hindi mo akalain talaga yun, parang ano. Yeah, yun eh, may parang buo. Diba? Kumbaga, abot lang yun talaga yung pasalamat namin. Hindi ka namin in-expect after nung sa Twitter space ni Ely, message agad si Sir Atuang na bibigyan niya si Ely ng laptop. Yun, no? Grabe talaga yun. Okay, makontinue yung ano, paggawa niya ng arts niya. So yun, and then, akala ko hanggang doon lang, parang nakalutang ako. So feeling ko parang hindi pa mag-see. Diba, sino bang akala na may isang tao, pinulungan ka pa, binigyan ka pa ng ano, sa ginawa mong artworks, tapos may bonus pa na lang. Bonus pa, And then, yung surprise din doon is, hindi lang hanggang laptop, nagdagan pa ng tablet. Dalawa pa yung binigay. Yung isang, ano ko sir, yung isang phone ko nasira, na dalawa na, bago pa. So, thankful ko talaga ako sir. Kasi sa tulong ng, cellphone na to, kahit sira na. So, napalabas ko pa rin yung ano, tinatago kong mga design, mga obra, mga design. So, yun, parang hindi ko na ito mawala yun. I-frame mo. Naka-frame. Pwede ko na ito, sir? Pwede na ako mag-bisaya. Ako lang translate. Aron din na mag-episode. I-frame ko na ito, sir? Iba yun. Malaking bagay na ito sa akin. Kasi, pero NFT, hindi pa madali pasukin itong klaseng design at mga.
Bisod yun kasi ka ng sundon, sir. Ang hirap. Pero tapos, ito pang phone ko na ginagamit, ang hirap pa, i-manipulate kasi mayroong mga screen nito, sir, na hindi talaga matatouch. Hindi gumagana yung partner na yun. Binubos ko, yes, sir. Ginagawa ko talaga ng paraan para malabas ko yung tinatago ko na mga design. So, hindi naman kung sa akin, hindi naman mahirap kasi marunong ako mag-drawing. So, before kasi, sir, wala akong pang-color. Kahit crayons, hindi ako makabili. Hirap talaga dito sa akin, sir. So, through pencil ako at bullpen. So, dito sa phone, so, kumpleto ng color lahat. So, design lang ang kulang. So, para sa akin, please na tapos, binigyan pa ko niya. So, as long na maganda na mga kagamitan. Magamit, sir. Bali yung tablet na yung ginagamit mo ngayon sa... Oh, yes, sir. Tablet. Yes, sir. Yung tablet, sir. Meron din pinahiram ni ipahulam sa akin ni Reno na tablet. So, dito ako nag-uumpisa na mag-design ng medyo malakas-lakas na ng mga design kasi malaki-laki na. Hindi na ng phone ko. So, pero usually sa dating gawi pa rin, kamay lang ginagawa ko sa hindi ako marunong yung magamit ng ano, sir. Yung may pen. Yung may pen, sir. Parang bakitaw, parang iba. Iba pa rin yung ano. O, iba pa rin yung ano. So, madali na sa akin na kabisado ko na parang katulad na lang ng pagkain. Ang dali na lang. So, ang design na lang kulang, sir. So, yung gamit niya na is yung Ibis Paint pa. Ibis Paint lang yun, sir. Gamit eh. Sabi ko nga sa kanya, kasi may ano na siya, may yung tablet na binigay ni Aswang. Tapos pag may extra funds na siya, baka pwede niya i-explore yung Procreate or ano. No, Procreate, mga ano. Yes, sir, para, bagong, ano. Para makita nila, sir, ba ang Lumad, sir, basta-basta. Totoo naman ah. Eh, sir, para makita nila, sir, na ito talaga ang pupuntahan mo pag ano na, magkasali na ka sa NFT, tapos makikita na hindi lang makagamit ka ng mga gamitan ng mga katulad nito, mayroon ka ng mga magagamit, tapos may makakilala na din sa'yo. Tapos parang, ano ba? Parang talagang, ano talaga, sir? Bliss. Ang bliss talaga sa feeling na NFT. Parang hindi nila maakalain na kahit simple lang, Lumad lang, or taga dito lang sa mga bundok, gatera, pero alam nila, hindi nila marunong din gumagamit ng mga, ano, nagamit na na. Totoo naman. Tsaka ano, sipag at tiyaga lang, hindi naman kasi kayo makikita kung hindi nyo talaga sisikapin. Yes, sir. Lumapit talagang, kung di siguro nag-approach si Reno, baka di rin mapansin kung ano talaga, ano, hindi kayo makikita kung hindi nyo kinausap or ganun. Oh, yes, sir. Yun talaga, kailangan mo talaga subukan eh. Yes, sir. Yeah, kasi, yun yung challenge ko sa kanya. Kasi yung gusto niya mangyari, siya na bahala mag-drawing, ako na bahala sa social media. So sabi ko sa kanya, ano mangyari kung makulikto mo? Di ba? Sobrang close namin sa chat. Tapos pag pumunta dito, wala kang ilay kasi hindi mo kilala. Kaya nga sabi ko sa kanya, from time to time, galing ka ng work, pag-uwi mo, at least 5 minutes, check mo yung Twitter mo, basahin mo yung convo, pag meron na akong ka-chat, yung parang ganun. At least pa-aware naman dyan. Parang ganun. Kasi yun, may language pa rin yan lang din sa kanya. Kasi yun, hirap din para sa kanya. Pero ano, no, pagdating sa arts, sumunod na yun niya, mag-learn. 2 weeks na kaya yung i-display. Sobrang ganda ng ginawa niya. Sa akin, tingnan mo yung ginawa mo. Hard lang yun. Sa test match 3, yun lang yung nakakasya ko. Tapos sa kanya, sobrang ganda, di ba? tapos ang kwan, sir, ang dali lang talaga sa NFT. Madali lang talaga para sa akin. Kasi
Hindi namin akalain na rin, hindi pa kami mag-year, mag-1 year na. July pa tayo mag-1 year. Next month, sir, mag-1 year pa kami. Tapos ang dami kami nakukuha ng mga feedback na maganda. May regalo na kami nakukuha. Tapos, meron na kaming nagagamit na mga pera pang tulong sa iba. Tapos, meron kami nakukuha na. Parang, through NFT, parang ano lang. Talaga yung chibuy na sila. Sa first. Yes, sir. Oh, diba? Hindi ko yan. Nagagyan pala ang habit sa NFT. Talaga. Kasi hindi na in-expect na may klaryo mo yung ginawa na sa one. Okay. Yun. So, dumating yung klaryo. So, yun. So, miss po yung katawa ni Eli. Yun. Na, at least, ay ipakita niya na may pera sa art. May pera din sa art. May pera din. Kasi, parang napapansin na yan, sir. Parati na ako maghahawak ng pool. Baka maisipin niya. At iba na to, ah. Baka iba na siya. Yung mga, sir. Pagkita ko sa iya, mga drawing. Ano siya? Bakit ganyan mga drawing? Pangit, sir. Kasi yun na talaga ang drawing ko since high school pa ko. So, okay na lang ginabrasin sa Mayo, sir. Nasa ko lang ng Mayo, ng Husay. Para lumabas talaga ang tungin niya ng design. So, ang iba talaga sa aking designs, hindi sila maka-appreciate kasi parang hindi arts para sa kanila. Kasi dito sa amin, pambira lang talaga mga tao dito sa maka-appreciate na mga arts na pambira lang. Gusto nila arts yung talagang nature, parang ganyan iba lang. Iba kasi ano nila eh, parang... Iba sa Bukidnon. And then... Iba din yung kultura sa pagdating sa arts. May tapos talaga. Tapos, yung parang each artist, parang takot ipakita yung gawa nila din. Sa iba, kasi takot kukunin yung idea, parang ganun. Kaya nga, nag-shop ako nung sa Crypto Art PH, na ang galing, na mas na-inspire ako. So, yun yung challenge na paano namin may isi-share ng ganitong kultura sa mga artist na nandito na. Dami grupo dito, sir. And then, parang natatak na kasi sa mind nila na each artist ay parang kakompetensya nila. Ganun talaga eh. Kaya nga, iba-iba. Kanya-kanyang grupo. Di mo rin yung ginawa ko. Yung minsan eh. Dahil sa NFT. Dahil sa NFT, pinuntahan ko lahat. Sinabihan ko sila about NFT. Pero yun, hindi... Meron talaga mga... Meron talaga mga... Looking forward soon. May mga bago naman nagme-message na willing sila mag-learn. Siguro, pag may time na ako, gagawa na ako ng content sa TikTok siguro or sa Reels. Bisaya version, paano mag-mail, paano... Yun siguro, so yun, busy pa. Tapos baka naman no, yung thesis, no, bigla magbigay ng... Hopefully, sa Bisaya, no? Parang magkaroon ng thesis community sa Bisaya, tapos baka bigyan. Oo, baka naman. Baka naman. Ang sigat kasi sa Bukidnon, with regard sa painting physical, is yung soil painting na talagang try. Ang tatay waway, waway sawan. Yan, international artist na known na artist din yan, si tatay. So, yun yung known sa Bukidnon, regal sa painting. Physical painting. Physical painting. Yung soil painting nila. Yung tribe nila. Ayos yun, ang galing din nun ah. Ang daming mga VIP pumunta dun sa atin. Lahat ng artista pumunta na dun sa atin. Ah, talagang ano siya, talagang well-known na talaga siya. Na. Yeah, well-known talaga. Well-known din sa music niya. Ah, tumutugtog din siya. O, si Patay Waway. Yung Itza Tamuka, Yatake Kutube. Yung nakanta niya. Pero nakita ko din parang gumagawa ka ng music NFT. Baka pagka, ano, soon, ano, mag-mint ka na rin. Okay. Yan yung in-explore ko. Kasi more into music din kami ni Ely. Kabanda ko si Ely. Kabanda ko yung Bruce. Siya yun mag-day. Ako yung drummer. Ako yung drummer. Tapos gano'n. So, tinatry ko. Nag-wait na lang ako sa ano.
when nag-busy pa kasi si Antoine ngayon sa ano, sa events nila. So iniintay ko yung ano, yung ay, sa spotlight. Alam ko na, napili ka din eh na spotlight. Yung sa spotlight nila, oh. Kaya, kasi plan ko after doon, pag na-receive ko na yung honorario, yun yung gagamitin ko pang mint sa ano ko, sa mga collection. Nice. Sa collection, sa kanta ko. Sa music. Try lang. Oh, maganda yan. Parang ano din, try lang ng try kasi hindi natin alam kung ano eh. Yung market ng NFT kasi hindi lang dito sa Pilipinas, talagang global siya eh. Hindi yeah. Then the only soon, yung sa tribal na kanta niya, original compose niya. Yung ano din. At least yung first tribal song na from Bukidnon na mamimin. Ay, maganda yun. Maganda talaga yun pag nangyari. Yun yung sabi ko. After nito, sabi ko sa kanila. Sa tingin nyo, ano yung magiging ano niya, parang future ng paggawa ng art patungkol dyan sa traditional scene, yung mga parang traditional art ng Lumad or kaya sa Bukidnon, sa Bisaya, ano kaya yung tingin nyo magiging future? Lalo na pagka nag-engage sila sa NFT, yan mga ganyan. Siguro ano, actually, ang daming artists dito. And lately ko lang nalaman, may nag-NFT dito sa Bukidnon. Ewan ko taga-taga sa kanila eh. Ayaw nilang mag-share eh. Kumbaga parang takot sila maunahan or I don't know. Ang dami pala nila. May mga freelancer. Yung iba nga part ng malalaking project. Ng mga artist. So, may question ako ba? Hindi lang siya kisiyan sa iba. Ano? I don't know. Sa kanila na yun. Sa kanila na lang din. So, na. Pero, aabot talaga soon na may malam, dadami na yung mag-NFT. Kasi yung kulang lang ngayon is yung direct talaga na tuturo sa kanila paano. Kasi, hindi malalam ng technology. And then, di ba, daming nangyari. Kaya nga, isang grupo dito sa Bukidnon, sa Central Mindanao University, yung nag-open up ako sa kanila about NFT, yung leader nila, nag-share after na not negative. Kasi, napasali sila sa isang project, tapos parang hindi sila nabayaran. Yung panahon ng hype. Yun, madalang ano kasi din talaga yun. Talamak din nung ganun. Yan sa kanila. Pero so far ngayon, may nag-invite na for the first time na mag-share ako sa isang grupo ng mga digital artists. Looking forward pa ako sa schedule. Pero yun, siguro, eto na yun. Kasi sinabi ko sa kanila, ang ganda ng community ng Pilipino when it comes to NFT, kasi may mga grupo na handang tumulong, magbigay ng fund para makastart. Yun, so first mint fund, nung una. Actually, si Ely, yung grupo sa Bukidnon, ano, beneficiary sana ng first mint fund. Kaso, yung ginather ko ng mga artists, dalawa lang yung nakaano eh. Kumbaga, nag-follow ng instruction eh. Kaya yun, hindi na kayo tuloy. Kasi gusto ni First Main Fan, lahat na lang kayo para one big activity, isa lang. So yun, hindi naman. Pero the good thing is yun, okay naman yung journey ni Ely. Yun eh, sa'yo ka sir, idol, Lodi ka na lang. Isa, tinignan na namin yan lahat, sir. Grabe, mas idol ko kayo eh. Yung mga na-amaze pa kasi si LA nung ano eh, so may animation ay ganun. First time mo nga pinakita sa kanya yung sa Archibald. Kung parang lumalabas ng ano, layer ng kamay.
Parang nakakakuha, nakakaluya. Nagti-3D. Kaluya. Parang hirap gawin. Parang dito lang ako art. dito lang sa akin traditional na art. Focus na ako dito kasi i-absorb ko yan para parang hirap yan. Ano yan, sir? Sadyahan ko lang paano yan gawin para yung mga tao ko na parang ang hirap nilang baka tumayo na. Yung mga smoke na yan, na mga hunsoy na yan, parang mayroon nang lalabas na mga ano. Guagalaw yung usok. Ganyan. Collaboration na lang sa mga collaboration. Collab, pwede. Pwede yun. Dahil ko, paano yan gagawin, sir? Nagandang ano din yun, pang collab talaga. Ah, okay. Pero ikaw, Sir Ely, ano kayang advice mo sa mga artist, lalo na galing sa, kunwari, sa tribe or parang, yun, para mag-pursue ng art, yan, ano bang pwede mong masabi sa kanila? Eh, magandang gabi sa lahat, di ba? Mayroon pang, ano, mayroon pang greetings. Sa, para sa akin, sir, continue lang, so, mayroon talagang aabot talaga sa punto na mag-stop ka na kasi parang feel mo na wala talagang mangyayari sa yung mga ginagawa. Try to explore. Maghanap na lang tayo ng, maghanap talaga tayo ng paraan kung paano ipagpapatuloy na magamit talaga natin ang ating, kasi ang ating mga talento, hindi ito ano lang, inistadihan natin or inaaralan natin. Ito'y talagang regalo na or gift sa atin. So, kung mayroon ka daw gustong gawin, try to embrace yourself. Kunin mo talaga ano talaga ang hilig mo, ano talaga ang art mo, ano talaga ang talent mo. At yun, dyan ka mag-base. Tapos, talagang focus lang sa traditional, focus lang sa own na design. Kung mayroon mas magaling pa sa'yo, huwag mo nang awayan, kundili, mag-partner lang kami. Oo, para collab na lang. Parang gano'n na lang, mag-collab na lang. So, kung mayroong mas higher pa sa'yo, huwag mo nang angatin paangat na lang ng, ano, para dalawa na kayong nasa angat. Parang ganyan lang, sir. So, dito sa amin na rin, sir, walang, ano, parang para sa amin, sir. Kung nahihirapan ako, si Reno na ang bahala, tapos si Reno, patulong, parang hindi mo, para sa akin, one, sir, I mean, dili na kamusulti, sir, na kaya ni mo, sa dili ni mo kaya. Sabi tong, parang, wag mo nang isipin na kaya mo, minsan, pag hindi mo na kaya, try na magpatulong ng iba. Tapos, focus lang sa ano ang ginagawa mo, tapos i-enhance. Yun lang, sir. Ano ba talaga ang lumikahit? Yun nga. Pwede na rin mag-bisaya pag hindi kaya. Sir, pwede mag-bisaya para ano, okay lang. Sarino lang, bahala dahil, sir. So, ito na lang. So, according to sa mga mentor na akin, kasi dito sa NFT, sir, bago lang ako dito. So, hindi ko kabisado ang mga pasikot-sikot na mga activities na to. So, sa tulong na ni Sir Japic sa amin, back to basic talaga. Huwag madaliin ang lahat. Tapos, pagpili mo na wala nang lalabas na idea, try to stop. Kasi, hindi makakatulong yan sa'yo pag binilisan mo para mayroon ka lang maabot. Take tapod, maghahanap ka ng idea na iba, tapos continue naman pag medyo, ito ang sinasabi talaga ni Reno sa akin, sir. Ayaw trabaho kung dili ni mo feel na mo trabaho ka. Sa Tagalog pa yan, sir. Sige, okay lang. Huwag kang magtatrabaho kung feel ni mo na hindi ka masaya sa iyong ginagawa. Parang try to stop. Tapos, back talaga sa basic. Yun lang. Madali lang, sir. In a short, kuwan. Sige lang. Pwede magbisaya. Huwag ka naira. Oo, pwede. Ayun lang, sir. Sarino lang bahala dun sa iba. Pwede magbisaya pag nahirapan. Marami na yun. Baka hindi na nila maintindihan kung pag
Nilamihan ko na. Di, may mga Bisaya naman tayong listener eh. Sila... No, gali. Kasi gano'n lang akong istorya sa badi. Sila kasabot. Yun lang. In a short lang. In a short. In short, sir. Focus lang sa ginagawa mo. Huwag madaliin ang lahat, sir. Yun lang. Totoo naman. And nakakatuwa, no? Siguro, ano, salamat sa storya. Talagang sobrang nakaka-inspire, sobrang inspirasyon kayo sa lahat ng artist, lalo ngayon. Kasi, hindi mo akalain na from Lumad Tribe, tapos talagang magugulat ka nandun na sa NFT scene, na kung kaya nyo, kaya talaga ng iba talaga, kaya din ng iba na sinabi nyo, ituloy lang ng ituloy, wag tignan yung iba, na wag mong isipin na competition yung iba. Kasi ikaw pa rin yung sa dulo, ikaw pa rin naman yung gagawa eh. Hindi naman sila eh. So yun, ang ganda nung storya kasi talagang nakita ko yung suportahan, yung tandem nyo, pati yung suportahan ng community na sinabi nga din ni Reno na sobrang solid yung community dito sa Pilipinas na pag humingi ka ng tulong, talagang tutulungan ka paangat. Tapos tuturuan ka talaga kung paano yung mga pasikot-sikot. Basta gawin mo talaga yung gusto mo, yung part mo. Tapos kung napapanghinaan ka, sabi nga ni Ely, matuto ka ding tumigil kasi mahirap din pag pinilit. Kasi hindi rin lalabas yung talagang tunay na gusto mong gawin. And yun, ang ganda ng mga advice. Talagang madami tayong natutunan dito ngayon sa episode. Kaya nakatuwa sa journey nyo yung dalawa. And soon talagang... nangarap talaga ako yung mga lalo iba't ibang tribes sa Pilipinas, hindi lang dito sa Lumad kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gumawa ng collection nila, sarili nilang art, tapos ilagay nila sa NFT. Sobrang nakakatuwa yun para ipagpunyagi yung kultura ng Pilipinas sa iba't ibang lugar. Ayun, kung may ano pala kayo, may ibang sasabihin, sige, go lang. Ikaw. Ano? Shoutout po na ano kay Sir Sir Del Croy. Yun sa Peso Philippines. Yun yung ano, isa sa una naniwala kay Ely. Yung finiture niya si Ely sa Peso. Isa din siya nag-collect sa mga artwork si Ely. Sir Sir, salamat sa lahat ng tulong. Inspirasyon. And every time may question kami, pag nagbabag down yung cellphone ko, in times mag-meet, hindi ko mag-get doon. Kasi, yun, nagka-problema din yung cellphone ko, kasi nakasave na lahat na yung details ko dito. Tapos, biglang, gagawa ako ng bagong account dahil para kay Ely. Doon ako nagka-problema. Nalock yung dalawang Facebook ko, nalock yung dalawang. Pero ano, part din siya sa journey. Yung shoutout ko yung Sir Tepcroy. Then, Severlin, di ba? Severlin yung nagbigay ng one test. Okay, sir, para namin, sir. Mag-meet kami. Yes, sir. Si Amy. Oh, siya nagbigay sa amin ng one test. Kasi hindi namin alam, sir, paano yung gawin ng test. Bili mo one test, tapos ngayon, kaya mo nang gumawa ng... buong collection kayo. Yeah, actually yung ano ni Ely, umabot na siya ng ano eh, mga 500 tests. Grabe. And tapos ang iba nun, sir, nakuha na yung iba. Nagamit kami sa mga physical, yes, mga physical mga painting test yung nakuha niya. Kasama na yung mga physical painting namin, sa physical painting. Bumili ganun na mga materials sa mga panelist. At iba din yun sa pagtulong ng iba ng mga artist din dito sa amin. Then, Katito Jope, yung mentor talaga. Yes, sir. From day one, siya yung rason bakit nanatili si Ely Day. Yes, sir. Sa pinili niya na artworks. Kasi umabot din sa punto na naiba yung style niya. Kasi may isang curator, tao din na nakashare na yung uso na daw yung contemporary. Wala na lang yung traditional, sir. So, wow. Parang nawawala ko ng pag-asa dun. So, si Sir Joppe talaga ang
nagpabalik sa amin sa ano, sa aming design. So sabi niya, back to basic. Kung ano talaga ang sa inyo, ganyan ang gawin niyo talaga. Yan talaga ma-advise na. So, yun. Siya din yung palagi nag-critic sa mga art producer. Sa mga art producer, mayroon kasi ako mga design sir na binadali ko sir. Parang, kasi marami ng apps na kuha, mga design. So, para hindi na ako malilito. Mahirapan. So, yun na lang ginagawa ko ng mga design. Yung mga naka-file na doon ng mga design, mga apps. Sa apps. Sir, yung mga design. So, sabi ni Sir Japit, huwag mong gamitin yan. Alam na yan ang lahat. Alam na yan. Alam na talaga ang lahat. So, yun talaga ang sabi niya. So, design ng tanay. Knowing po, huwag mong gamitin yung effects ng apps. Yes, yun talaga. I-draw mo talaga para art talaga. Lalabas ang art. Mm. Yun, sir. Yun ang nakukuha kong mga idea. Kasi, sino pang matuturo sa akin kundi yung mga katulad mo, sir? Kwan? Sino pa lang matuturo sa akin? Yung mga baguhan? Diba? Sir, nag-collect si sir. Magaling, sir. Bumili. Tapos, tinignan ko yung mga art mo, tinignan ko yung mga design mo, talagang sulit talaga. Ano nga, hindi talaga ito gagana yung mga effects na to sa akin. Dapat, gagawa talaga ako ng design. So, yun talaga, sir. Gawa ako ng design. Tapos, from advice sa mga critic ng mga matagal na sa NFT. So, nakuha ko talaga mga idea nila. So, yun. Laging tulong na yun, sir. Sa inyo. And then, kang Sir Aswang. Sir Aswang. Sir Aswang talaga. Sir Patrick. Nakapatuloy ako. Rio. Oh, sir Rio. Pumunta yan dito sa amin. Sabi nyo yung pumunta dito sa Malaysia. Sa amin, sir. Natakot siya. Ng laptop. Natakot siya kasi Bukidnon na to eh. Maraming mga kuan dito sa amin. Maraming baril. Maraming baril. Ay, napunta maraming sa amin. Maraming baril. Hindi na kasi dito, sir eh. Oo, oh, mga checkpoint. So, hesitant si Rio dito sa amin. Baka anong mayari dito. Sabi nga niya. Kasi nag-ride lang sa akin. Nag-single motor kami. Ano kung... Tulong naman, bang. Parang meron yung... Pero takot siya sa ano. Hindi siya, kinikidnap na siya na LA. Hey, sir. Kasi, ang layo ng bahay namin sa Sintry, sir. Dun sa aming... Yung lugar na sustayhan niya ngayon. Oh, medyo malayo sa... Sentro. Sintro. Malayo. So, pag sama ni Rio sa akin, parang natakot siya. Baka sa Anfield daw siya dadalhin. Baka hold up daw. Salamat sa Rio. Baka di makauwi. Ganun naisip. Oo, siya lang talaga mag-iisa sir na pumunta dito. Ang lakas talaga ng loob. Talagang ma-ano siya. Same din sa ginawa ng Berlin. Oo, sir Berlin. Pumunta pa siya ng Marawi dun sa lugar na may gira talaga. Doon lang nga siya sa upuan nakatulog. Oo. Pagdating sa aming bahay, sir, Sir Berlin, doon sa aming upuan, nakahiga na lang kasi ang pagod daw. Wala talaga akong mabibigay sa kanya ng magandang higaan kasi sa siminto lang ako sinatulog, sir, eh. Sa higla ako ng tulog, sir. Sir Berlin, sa bangko. Galing pa, ano, eh, no? Marawi, diretso dyan, no? Marawi, oo. Marawi ang kanya. Tapos, pagkabukas, diretso ng Davao, baling agad kay Amy para documentary. Yun yung nangyari. Balik na naman siya ng kuan, Marawi. Grabe yun. Grabe yun, Berlin. Supported talaga, sir. Idol din kasi yun eh. Idol din talaga yun si Berlin. Talagang saludo din kami dun. And lastly, sa'yo, sir, kay Alan. Salamat talaga. Sa opportunity. Para makita naman na ibang tandem namin ni Rino sa kasi before sir, makita na ako kay Moile. Oo, ang ganda. kasi before sir, kami ni Rino, talagang kahit si Sir Jopit, hindi talaga naniniwala sa amin ni Rino na baka nagamitin rin ako ni Rino ang aking mga design. Tapos ganun. Tapos, yun, maraming talagang mga taga-NFT, mga tao sa amin na ano talaga, parang hindi nag sali ganyan. Hindi sali. Kasi sali ganyan, sir.
Parang hindi naniniwala. Tuwala. Parang walang tuwala sa amin. Parang walang tuwala sa amin ni Reno. Kasi baguhan pa kami. Tapos si Reno, ano pa siya pang naggamit sa aking mga wallet at sa aking account. So sa tulog ni, tulad nito sa latis, malaman ng iba sir na ito, ito talaga kami ni Reno. Kahit malayo ang aming, malayo ang aking bahay dito sir, pumunta talaga ako dito para sa ito lang. Kasi nakita nila nga, ito talaga ang tanong. Pinapunta ko sa bahay. Bahay ito ni Reno sir? Yeah. Bahay ito ni Reno. Sobrang natutuwa ako talaga, sobrang thankful ako na pinaunlakan nyo. Kasi tagal ko na rin talagang gusto kayong makausap. Kasi gusto ko talaga malaman yung story nyo rin eh. Talagang nakaka-inspire eh. Isa kayo sa nag-inspire sa lahat ng artist ngayon kasi marami din gusto magsimula tapos napapanghinaan kasi nga hindi pa sila kilala or ano. Pero yun nga yung naging story nyo kahit hindi nga kayo nakikita dati tapos nung talagang sinubukan nyo talagang ilagay lang yung art nyo. Ayun talaga. Yung talaga salamat din talaga. Yan yung ginagamit ko na story na pag sinishare ko sa ibang grupo. Sabi ko nga sa kanila, si Ely, kilala niyo ba? Yan, mga kasama niyo, sobrang kilala na dito sa Bukidnon. Pero si Ely, di ba hindi niyo kilala? Pero what happened kay Ely sa ano, Web3 sa NFT? So, tingnan niyo yung nangyari. So, may chance. May chance. Diba? Sabi ko sa kanila, si Ely ka, kayo pa ba? Sa kanila eh. Kasi maraming person, sasali na yun nila lahat. Kasi maraming din dito sa amin, sir. Schedule ko na lang yung pina-plot namin para for tutorial. Kasi pinupuntahan ko sila. Yung ibang artist ka na na-onboard na, naka-mint na, one-on-one yun eh. Video call, step by step, tinuruan ko paano. Same din sa pagturo ni Tito Jopin, Seth Croy, Berlin sa atin. Okay, yun yung ginawa namin sa kanila. Yun nga doon. Mabot at yung ginagawa nyo doon sa repertoire page, it's like, na-amaze ka ako kang Arlene, di ba? Isang dancer, tapos ng NFT. Ayun, ang galing, galing. Salamat ulit sa kwentuhan kasi napapasarap tayo, sobrang ano, gusto ko talaga ituloy pa kaso medyo mahaba na, pero salamat talaga sa kwentuhan. Di ko rin napansin yung oras kasi ang sarap eh, sarap makipagkwentuhan kasi di ko na iniisip yun eh. Pero yun ang pa-inspire talaga. Hindi yun Sister Alim. Hindi yun si Lone Island. Yun ang ilala ko sir kasi minsan talaga sir, sa art ako mag tumitingin. Talaga makikita ko yan na ang ganda talaga. Talagang in-scroll ko yan na lahat. Kinatawag yung mga details, yung mga design, yun talaga sir. Ah! Ito pala! Sabi ko sa kanya, yung sa tema, yung parol. Ibasta-basta sir. Sayang yun kung ano, nanalo si Hero kasi yung nanalo. Nung muntik ka na ata nun eh. Sa ruleta, sayang. Meron pa naman sa ano pag magkaroon ulit. Ayan. Yun, sobrang thankful kami sir. Sa opportunity na ito. Shoutout din kami sa ano, last na digital artist ng Bukidnon. Bukidnon visual artist. Bukidnon art group. Kabago lang na na-create na grupo sa Bukidnon. Partnership campaigns. We're trying to create a council para sa creative industry. Yun. Dahil dito, sa NFT, sa ginagawa nyo lahat, sir, at least nagkaroon ng window selling chance. At hindi lang sa Web3, ngayon, na-connect na physical. Yes, kaya nga sabi ni Tatay Wawan, baka isasali niya si Ely. It's coming September, the now arts. Exhibit. Nice. Galing, galing. Congrats na agad sa ganyan. Congrats na agad. Pero salamat talaga, sobrang. Last na magsasalita si Ely.
So siya na bahala, bahala. Ayan, sige. Kahit Bisaya, okay lang. Sige, salamatan yung mga na to eh. Okay, salamat talaga. Salamat sa talan nga na naminaw. Salamat sa lahat ng Bisaya talaga na nakikinig ngayon. At yun lang. Bisaya rin. Sa lahat talaga. Sa lahat. Salamat ka, Sir Jopet. Ayun lang. Ang laking bliss talaga sa akin kasi through this NFT, parang meron ng kabuluhan ang aking mga ginagawa. So, patuloy lang at patuloy lang sa lahat na gustong mag-NFT tulad namin. Kasi dili pa kayo mong ilado. Dili pa gaano known. Kilala. Kilala. Yun. At least. It's a good start. It's a good start. So, yun ang talagang ginagawa namin na rin. Hindi. Salamat din kang Sir Joel. Aramilia. Yung the Digitalized Asia. Yung nag-interview sa kanya din, ha? Oo, oh, na-feature. Muntik na nalimutan. Mugal. Tapos, ano yung sinas? Anong grupo yun? Yung na-feature din sa'yo. Kasi dyan, sir, ha? Kasi... sa Mega Maxi ba yan? Ayun, sa Mega Maxi. Mega Maxi, of course. Yo, kasi salamat din talaga sa pagaling talaga sa kanila. Lupa. Kasi hindi na akalain na kwan. Ano ba? Sister Oximil. Oximil. Ayun. Yung bumili ng artwork mo. Ah, Sir Oximil. Yung katutubong musika. Yung may dalang parang gitara. Lagi. Na artwork mo na na-exhibit sa Indonesia. Inipibali. Yun, kasi oxygen. Shout out sa'yo, sir. Grabe yun. Okay, ano, sir? Salamat talaga sa, supporto sa lahat. Salamat talaga sa mga tulong niyo. Kasi kung hindi sa katulad nito, sa Reno or sa mga ibang mga critics sa akin, ka Sir Berlin, ka Sir Jocket, sa lahat ka Sir Aswang, at sa lahat, sa Drowing, na talagang nandyan talaga, Sir Alin, nandiyan talaga ng sumusuporta at palaging tumitingin sa aming mga ginagawa. Salamat talaga. Kasi dito sa amin, sir, baliwala talaga ang aking mga ginagawa. Salamat sa inyo. Binigyan niyo ako ng pag-asa para ma-share ano talaga ang kultura namin, ano talaga ang mga design. At nakita niyo na ano talaga, may kabuluhan talaga at mayroon talagang paruroonan. At salamat sa lahat na ang dyan talaga palagi para sumusuporta sa amin. Laking tulong na yan. Ayun, yes, sir. Grabe talaga. Pero salamat talaga sa pagbabahagi ng story. Talaga isa kayo sa inspirasyon sa lahat ng artist dito sa, lalo kahit traditional man lang yan or kahit NFT scene. Yes, sir. So, inspirasyon kayo lahat. Talagang nakakatuwa kasi binigyan niyo ako ng oras para makausap din kayo at malaman yung storya niyo. Ayun. Tapos for more updates and for more updates sa ating podcast, feel free to follow Instagram, Twitter, Facebook, Spotify and YouTube. So doon niyo makikita yung new episodes or yung updates kung may mga bagong ganap and yung guests natin dito sa podcast. And feel free to to make an IG story, itag nyo kami sa Dinato Drowing. At ayun, so sobrang thankful ako dito sa mga guests natin ngayon. And hopefully soon makakita na tayo ulit ng mga bagong artists mula sa inyo, mula sa tribo nyo, and mula sa Bukidnon. Ayun, salamat. Salamat, sir. Saludo.